Okay, matagal ko nang sinasabi, nagagawa ko ng tutorial kung paano ako nag-a-animate. At alam kong marami na rin sa inyo yung nag-aantay kung kailan ko ba talaga gagawin yun. Ito na yung video na yun, kaya hindi ko na ito papatagalin. Simulan na natin. Let's go! Ang una kong ginagawa ay syempre yung magsulat ng script. Pag nagsusulat ako ng script, sinasama ko na doon yung mga animation reference o kaya naman mga specific na animation na kailangan kong ilagay sa gagawin kong video. Kumbaga, yun na rin yung pinaka nagiging guide ko, hindi lang sa pag-produce ng audio pero sa pag-a-animate na rin. At syempre, pagtapos ko na yun, dadiretso na ako sa pag-record ng audio. Sa pag-record naman ng audio, Audacity yung ginagamit ko. Madali lang yung gamitin saka libre lang kapag i-download mo siya. At pag okay na lahat yun, dadiretso na tayo sa pinakainihintay nyo. Siyempre, yung pag-a-animate. Sinusundan ko lang talaga yung audio ko sa totoo lang. At hindi na ako gumagawa ng storyboard kasi nasanay na ako na nasa utak ko na lang talaga yung story. Plus, may mga scene kasi na binabago ko talaga yung nangyayari kasi naisip ko na, oh, okay. Mas okay pala pag ito yung nangyayari. Okay. Pero kayo, siguro, payo ko talaga na mag-storyboard talaga kayo kasi mas nagkakaroon kayo ng solid na guide sa ina-animate nyo. Huwag nyo ako gayahin. Ito lang yung ginagawa ko kasi dito ako komportable. Pag mag-a-animate naman ako, tatlong part lang yon. Una, gagawa ko ng sketch. Sabay, lalagyan ko ng line art and then kukulayan ko kung kailangan kong kulayan. At syempre, tuturuan ko kayo kung paano mag-a-animate. Kaya naman, may mga tips ako na nalista na sana ay makatulong sa inyo pag mag-a-animate kayo. Hey, future Hunyu here. Nagbabasa kasi ako ng comments at nakita ko marami sa inyo yung nagtatanong na, Kuya Hunyu, ano bang ginagamit siya sa pag-a-animate? Adobe Animate lang din yung ginagamit ko kagaya ng nakararami. Kaya, ayan. Back to you, Hunyu. Okay, number one. Ito yung madalas kong ginagawa sa animation na paggagawa ko ng isang motion, dinadrawing ko muna yung starting pose saka yung end pose. Ayan, parang ganyan. Pag pinilay mo yan, tiga mo, di ba? Mukhang ewan lang. At para maging smooth yan, ganito lang yung gagawin nyo. Dalawa lang yan para sa akin eh. Pwedeng smear o kaya naman yung in-between na tinatawag. Yung smear kasi ginagamit ko lang yan sa mga mabibilis na animation kagaya nung sa Among Us, madami akong ginamit din na smear. Wait lang, hahanap ako ng sample. Ayan. Para siyang nagsisilbi na motion blur effect dun sa ina-animate mo. Kaya nung nagsisimula pa lang ako sa animation, pansin ko talaga na lagi akong gumagamit ng animation smears kasi parang mas madali siyang gawin saka mas napapadali yung trabaho. Pero na-realize ko na hindi yun laging gagana sa kung anong gusto kong mangyari kaya dun na papasok yung pangalawa na sinabi ko kanina na tinatawag na in-between. Sisimplihan ko na lang, parang ganito siya. Pag na-drawing mo na yung starting pose saka yung end pose ng gusto mong i-animate, on mo lang yung tinatawag na onion skin at yun yung gagawin mong guide para makuha mo yung pose na need mo ilagay sa gitna ng dalawang drawing. At kapag mas marami ka nilagay na in-between, mas nagiging smooth yung animation na ginagawa mo. Ay, ito, additional tip pala. Sa simula ng pose, duplicate nyo yun tapos gawin nyo to. Ganyan. Tapos sa huli naman, ganun din yung gawin nyo, sabay, dagdagan nyo lang din ng konti. At ito yung mangyayari. Number 2. Itong tip naman na to ay makakatulong sa inyo pagdating sa dubbing or sa pag-a-animate ng bunganga. Sa una, need nyo talaga gumawa ng guide kung ano yung magiging itsura ng bunganga sa bawat tunog ng salita. Pero dahil gusto ko talaga makatulong sa inyo, gumawa na ako ng guide para pwede niyong magamit sa pagdadub ng animation niyo. At ayan. Yun oh. Yan yung mga mouth movements na ginagamit ko ngayon. At sa totoo lang, sa tagal ko nang nag-a-animate, kabisado ko na yan at madalas pag nag-a-animate ako, frame by frame ko talaga dinadrawing yung bunganga. Pero sa mga baguhan, syempre gamit muna kayo ng reference since nagsisimula pa lang kayo at kahit ako nung una ganun din ginagawa ko. At speaking of reference pala, yun yung tip number 3 ko. Yun yung huwag kayong matatakot gumamit ng reference kasi sa totoo lang, mas okay din talaga yung drawing kung may guide kayo kahit papaano. Saka mag-serve lang naman yun as guide eh. Hindi mo naman siya babakatin yung animation at sasabihin nyo na sa inyo yung galing o ganun. Kasi hindi yun okay.
Saka bad yun. Huwag niyong gagawin yun, ah. Pang-apat. Ito yung sinasabi ng teacher ko dati na before you break the rules, make sure you know them. Hindi ko siya saktong maipapaliwanag ng maayos pero somehow, nagigets ko yung ibig sabihin nun. Kasi dati, sobrang naaaliw ako sa animation nung una ko pa lang siyang natututunan. At paulit-ulit ko talagang inaaral yung mga basics nun. Hanggang sa nagamay ko na yon at pansin ko na may mga part na pag nag-a-animate ako, may mga scene ako na dinadrawing na hindi rin talaga nagme-make sense pag tinitignan mo lang siya. Pero somehow, pag pinanood mo yung buong scene, ayun, nagana siya at sobra talagang nakakasatisfied kasi nakikita mo yung ginagawa mo na umaayon sa kung ano yung gusto mo. At bago ko pala sabihin yung huling file na ibibigay ko, gusto ko mag-thank you sa Gammon sa pagiging sponsor ng video na to dahil pinadalan nila ako na itong Gammon M10K. Kaya sit back and relax at sabay-sabay natin tignan kung ano ba talaga yung meron sa tablet na to. Okay, ang ganda ng packaging niya kasi ang linis tignan saka sobrang minimal lang. Kaya i-unbox na natin to ng mabilis na mabilis na mabilis lang. Yung tablet agad yung unang bubungad pag binuksan mo na tong box. At grabe ang laki talaga ng tablet na to kaya mas marami kang space na magagamit kapag magdodrawing ka. At meron tong kasamang bag na pwede mong gawing lalagyan ng tablet. At meron din tong pen na battery free kaya di mo na kailangan isipin na baka malobat yung ginagamit mo. Meron din tong maliit na lalagyan na may lamang extra nibs at nib clip. At lastly, itong mga quick start guide at ito na rin gloves. Kaya isi-setup ko muna to at mag-a-animate ng ilang scene para sa video na to. Parang sample na rin kung ano ba talaga yung kaya ng tablet na to. Simple lang siya i-setup. Una, i-coconnect mo lang... Huh? Wait. Oh, okay. Hindi ko ito napansin na may lalagyan pala to na andito sa gilid. Dito na nalaga yung cable niya. Kaya, ayun. Connect lang natin tong micro USB cable sa tablet at yung kabila naman sa PC. Itong Gammon M10K pala, meron tong 10 express key na pwede mong ma-customize at meron din tong touch ring na sobra akong namangha kasi para siyang touchscreen pero wala yung screen. Gets nyo ba? Pero ayun nga, pwede mo siyang ma-customize at ginagamit ko siya ngayon pang zoom in at zoom out ng canvas ko. Na-install ko na yung driver nito at ready ko na siyang gamitin. Kaya habang nag-drawing ako, sasabihin ko na yung last tip na mabibigay ko sa inyo. Itong panghuling pahay na mabibigay ko sa inyo. Alam kong somehow, somewhere, narinig niya na to. At ito yung mag-drawing lang palagi. Hindi dahil sa practice makes perfect, pero dahil sa practice makes progress talaga. Kasi base sa experience ko, napansin ko talaga na sa lagi kong pag-a-animate, may mga bagay pa rin akong natutunan along the way. Learning never stops nga, ika nga. Saka kahit dito sa experience ko sa YouTube, napansin ko rin na mas natututo talaga ako mag-animate sa kada animation na nagagawa ko. Kaya ayun, yun yung mga tips na mabibigay ko sa inyo sa ngayon. At lagi niyang tandaan na wala sa gamit yon kasi tools lang naman yon na ginagamit nyo para makapag-produce ng animation o kaya ng mga drawing. At iba pa rin talaga ang skills. Gusto ko lang din pala mag-sorry kasi hindi ako madalas nakapag-upload ngayon dahil marami rin akong ginagawa bukod sa animation. At may ina-animate pa ako ngayon na ongoing. February ko pa yung sinimulan pero hanggang ngayon hindi ko pa rin tapos kasi... Basta malalaman nyo pag na-upload ko na. Kaya ayun, hanggang dito na lang uli. Salamat sa panonood, sana natuto kayo. At see you sa mga susunod pang videos. Bye! Edo AA.